Magandang gabi po sa gitna ng masungit na panahon. Isang passenger cargo vessel ang lumubog sa El Nido sa Palawan kagabi. 5 ang patay, kabilang ang isang sanggol. Malalaking alon na dulot ng habagat na nagpalubog daw sa barko. Kaya naman nais ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na ipagbawal muna ang pangingisda sa tinatawag ng Eastern Seaboard ng ating bansa. At yan ay dahil may papalapit na bagyo. Mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel Mike, ayon nga sa NDRRMC ay natapos ng search and rescue operation kaugnay ngayon sa paglubog ng MV Jusil 2. At kung saan nga Mel Mike, 5 ang patay, 54 naman ang nakaligtas. Malalaking alon daw ang naging sanhi ng pagtagilid ng nasabing barko na kalaunan ay lumubog. Po yung madaling araw kanina nang napansin ang 4 na mga isla sa El Nido, Palawan na may mga nakalutang na kalabaw sa laot sa pagitan ng dalawang isla. Nang tingnan daw nilang maigi ang mga ito, napansin nilang may isa ring lalaki nakadapa at palutang-lutang. Katawag siya sa dagat. Makutla na yung kanyang katawan. Marami siyang sugat. Meron tama siya sa ganito. Sakay raw ang natagpo ang lalaki at mga kalabaw ng MV Jusel 2, ang passenger cargo vessel na lumubog kagabi. 5 ang nasawi at 54 ang nakaligtas. Isa sa mga nasawi, tripulante ng barko, habang sanggol naman daw ang isa pa. Alas 7 kagabi nang maglayag mula sa Liminangkong Port sa Taytay, Palawan, ang MV Jusel 2. Ayon sa NDRRMC, wala raw problema ang dagat sa bahagi ng West Philippine Sea nang maglayag ang barko na patungo ng El Nido. Sakay nito ang 12 tripulante at 47 pasahero, kung saan 13 ang di kasama sa passenger manifest. Di naman daw ito overloaded dahil 150 ang kapasidad nitong isakay bukod pa sa pwede ikargang kargo tulad ng mga alagang hayop. Pero ayon sa NDRRMC, pasado alas 11 ng gabi habang nasa vicinity ng Pagawanin Island sa El Nido nang salubungin ito ng malalaking alon. Nakatawag pa rin ng saklolo sa Coast Guard ang pasaherong si Grace Sahagun at nakapagbigay din ng distress signal ang kapitan ng barko na kinilalang si Jose Ramon de Castro. Naka-life vest daw ang mga pasahero matapos ideklara ang abandoned ship. Ayon sa NDRRMC, ang paparating na bagyo at ang pag-iibayo ng hanging habagat ang nagdala ng malalakas na hangin na lumikha ng malalaking alon. Dahil dito sa low pressure area dito, di apektahan niya ng ganon. Dapat kuan ito sana yung parang kuan ito yung shield, no? Hindi doon at saka yung habagat. Kaya gaganon sila yung parang pompyang effect ba? Yung earmuff, ganon. Kaya apektado ito. Dahil sa trahedya, nais ng NDRRMC na ipagbawal ang pangingisda sa Eastern Seaboard ng bansa dahil sa paparating na bagyo para maiwasang malagay sa peligro ang mga mangingisda. Huwag muna na mangisda, uuwi muna dahil alam na natin na paparating. So huwag nang magpumilit na salubungin. Salubungin yung bagyo ay kanyan. Hindi advisable. Yung mga relatives nila, dapat ba i-advise na yung mga advice, nasa? I-advise nila, i-text nila, umuwi muna kayo dahil meron may bagyo. Mike, ang karamihan nga sa mga survivors ay nasa Tent Island. Yan Mike, na Tent Island ay isang isla malapit lamang sa El Nido, Palawan, at dadalhin daw yung mga survivors sa El Nido para nga sila ay mabigyan ng karampatang atensyon. Samantala Mike, sinuspindi na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang fleet operation ng Atienza Shipping, ang nagmamayari ng MV Jusil 2. Dahil dyan Mike, ay suspindido na rin ang isa pang barko ng Atienza Shipping, yan ang MV April Rose. Yan Mike yung nalalabing barko ng Atienza Shipping na may biyaheng Manila, Palawan. At Mike, sinisiyasat na rin ng Marina kung magkakaroon o kung nagkaroon nga ng paglabag ng MV Jusil 2 at yan ang kanilang alamin. Mike? Buti na bangit mo yan, Ian, sapagkat ang itatanong ko sa'yo, may balita bang nakarating yan sa NDRRMC kung may kung overloaded yung lumubog na barko? Hindi, dahil yun ang isa sa mga impormasyon na lumulutang-lutang ngayon, Ian. Mike, ang binabanggit sa atin ni Yusek Benito Ramos ng NDRRMC ay hindi raw overloaded itong barko. Sa katunayan, Mike, nasa mahigit 50 lamang yung sakay nitong barko. Pero yung capacity talaga niya, Mike, ay nasa mahigit 150. At yung net tonnage nito, Mike, ay nasa mahigit 40 tons. Kaya naman hindi daw ito overloaded, Mike. Lilinawin ko lang iyan sa puntong ito. Kompleto na ba yung bilang ng mga pasahero, yung mga nakaligtas at yung mga hindi nakaligtas? All accounted for, ika nga ba sa wikang Ingles? O may nahanap pa iyan?
Tama yan, Mike. Wala nang hinahanap. Ano? All accounted for na nga lahat ng mga pasahero. Pero Mike, merong discrepancy ano? Doon sa mga pasahero. Sa 34 na pasahero na unang napaulat, mayroon pa palang 13 pasahero. Ano? Kaya all in all, like 47 yung mga pasahero at may 12 tripulante. Yung 13, Mike, yan yung iimbestigahan din ng Marina dahil hindi ito, Mike, nakasulat sa manifesto yung kanila mga pangalan. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz.